Ano-ano mga problema ang kinaharap ng ating mga seafarer sa panahon ng pandemic, lalo na yaong mga nagka-COVID? Ito po ang inyong usapang legal sa ating Seafarers Hour, hatid ng inyong Bantay OCW Foundation mula po dito sa Inquirer.net, Inquirer Television at Radio Inquirer Online. Ako po si Susan K. Bantay OCW, Bantay OCW. Paano kung nagka-COVID ang isang seafarer sa panahon na siya ay naglalayag pa habang nasa abroad? Paano kung nagka-COVID ito na habang nagko-quarantine naman pagbalik sa Pilipinas? O di kaya yaong mga papaalis ng bansa at nagka-COVID, sino ang may pananagutan sa kanila? Nagbabalik ang ating junior partner mula po sa SVBB Law Offices, Attorney Dennis Gurecho, sa ating usapang legal. Hi, Attorney G! Welcome back! Hello ulit ka, Susan. Siyempre, ang aking bati ay apat lagi kasi tayo napapanood sa iba-ibang parte ng mundo, anumang oras, anumang araw. Babatiin ko kayo, magigiting na marino, magandang umaga, magandang tanghali, magandang apo at magandang gabi. Yes, ano bang oras sa kinaroroonan nila, that's right. Attorney G, paano yung mga nagka-COVID? Actually, kasi malaking issue yan, di ba? Tandaan natin, for parang past 2 years is yung COVID talagang apektuhan yung buong mundo. Lalo na yung ating mga seafarers kasi marami dyan nagka-problema yung deployment and yung repatriation. Yung iba, nasa labas, naabutan nung pandemic talaga yung mga lockdown. So, naging problema nila yung paano ko babalik? Kasi yung mga tinawag natin mga extended tour, natandaan mo, di ba dati last year, nagkukwentuhan tayo, anong legal implication nung pag-extend ng kontrata nila? Tapos ano naman legal implication yung mga nandito na hindi nakalabas ng Philippines? And dyan, isang manifestation dyan, yung pag nakakuha ka ng sakit. O, unahin muna natin yung mga nasa karagatan muna. Yung mga, di ba, yun yung unang mga putok nun eh, talagang nasa mga barko, yung ating mga Filipino na nagka-COVID. Paano na, ano nangyari sa kanila? As a general rule kasi, di ba, ang compensability ng mga illnesses, may dalawang requirement under the contract. Yung isa, ang sakit ay work-connected. Pangalawa, during the effective na contract, nakita siya. So yung issue ng work-connected, naglabas ng ruling ng parang resolution ng POA na COVID is considered as work-connected. Lalo na kung saan pa nakuha yan, kung nasaan ka, di ba, nasa labas ka. So yun, yung unang 50% ng requirement ng mga seafarers natin kapag nagkasakit or namatay, pasok siya. Kasi nga nangyari yan habang nandun siya sa barko. Tapos yung pangalawang requirement din, yung 50% ng during the effective the contract, nangyari din kasi yung kontrata niya ay buhay na buhay pa habang nandun siya sa labas. Ang unang rule kasi, di ba Susan, yung tiyatawag natin, kailan nag-uumpisa yung kontrata at kailan nagtatapos. Oh, ulitin mo nga yun, please. Kailan nga ba effective ang kontrata ng isang seafarer? Kailan ito nagtatapos? Yung kontrata ng mga seafarers natin, technically speaking, it will commence from the actual departure sa point of park. Kailan yan? Kapag ikaw ay nasa airport na at tinatakan ka ng immigration, legally speaking, nag-uumpisa na siya. So, paalis ka na yan. So, lahat ng mangyari dyan, covered ka na. Covered na. Kailan naman siya mag-in? Baliktarin mo lang. Pag nakabalik sa Pilipinas, tinatakan ka immigration, yung period na yon, iyon tawag na may buhay na yung kontrata mo, effective na siya. So in between that period, kung may nangyari sa'yo, ma-aksidente ka, magkasakit, maulog, ganyan, or mawala, pag-ooperate na yung benefits under the contract. Kaya di ba yan yung sinasabi ni Susan, yung iniiwasan, dapat iwasan nila yung mag-direct hiring sila. Kasi walang mananagot, ano man ang mangyari sa kanila. Di ba pag direct hiring is yung ano nga eh, yung tawag na joint and solidary liability ng mga ano natin. Na kaya may manning agency kasi para pag may nangyari sa kontrata mo, ahabulin mo yung manning agency under the Philippine law. Sila yung mananagot sa money claims na nag-a-arise dun sa kontrata mo. Kailangan may kontratang buhay, tapos yung sakit mo ay work-connected. Kasi tandaan natin, yung mga seaman na yan hindi nakakababa during that time. Di ba? Taka-Bartolino sila sa barko. And lahat naman ng ports, ayaw rin magpababa. If you can recall, nandun yung parang nagkaroon ng stigma yung mga seafarers natin. Na di ba parang yung nagkaroon ng stigma na ayaw silang malapitan ng kahit sino. Pero parang pinandirihan sila. Na dahil kayo ay possible carrier ng COVID,
Mm-mm. Kayong lilipat sa atin. If you can recall, yung isang video na dun sa mga hotel dito sa Manila, yung pinapalayas yung mga seafarers natin, yung mga OFW. Kaya ang sinabi ng ano na huwag niyong gaganyanin yung mga ating mga OFW. Kasi tandaan nyo, nung sila ay nagpapadala ng pera dito sa Pilipinas, bagong bayani. As ito naman ngayon, biglang pinandidirian sila. Grabe nga, ano, parang hindi ko rin ma-imagine yung mga panahon na yon, yung una-una na, una-unang pagputok ng COVID, tapos dumarating yung ating mga seafarer. Kawawa talaga sila kung ano pa paano silang trinato. Ako, naawa ako talaga sa kanila na hindi naman nila kasalanan na nagka-COVID sila. Nakabutan sila sa labas. Eh, syempre, gusto nila. Yun nga lang, di ba? Ang dami niyang na-stranded sa labas. Kaya ang ginawa ng mga cruise liners, di ba? Imbis na aeroplano yung mga yan, dahil una, sarado rin yung mga airport. So, ang ginawa ng mga cruise liners, pinatid na lang dito sa atin yung mga seafarers natin. Tapos, nakapark sila dyan sa may Manila Bay natin. Ang presumption doon, nagka-COVID ka, tapos sa loob ka ng barko, compensable yan. So, yun yung first scenario. During the 50th call, nagka-COVID, babayaran kanila. Ay, paano naman, Attorney Gurecho, yung mga nasa quarantine? Yung mga nakabalik at saka yung mga bago umalis ay nagka-COVID. Yan, actually, ihiwalay natin yung dalawang scenario. Ah. Ganun pa rin yung criteria. Titingnan kung ang kontrata mo ay meron, effective, tapos kung ang sakit mo ay work-connected. So, dun tayo sa first, yung first step. Kung merong kontrata or wala. Kasi nagkaroon ako ng kaso na kahinan dito. Dun muna tayo dun sa pag bumalik. Bumalik siya, tapos na-quarantine, pag-uwi niya, namatay ilang days after. Tapos? Ang argument ng kabila ay lumabas siya ng quarantine na okay siya. May bill, clean bill of health. Tapos, hindi niya sinabi may sinto siya. So, nasa hotel. Tapos, kinabukasan, sinugod sa hospital. Ilang, parang 1 or 2 days after, namatay. Ang sabi ko naman doon sa kalaban na response, sabi ko, alam niyo, pag ganyan ang may presumption niyan na ang kanyang cause of death ay nakuha niya during the quarantine. Ang ina-argue naman kasi nila is wala na yung kontrata dahil nakababa na. Diba? Technically speaking, sinabi natin kanina, it will start, pag-alis, it will end pagbalik. So, technically, dapat tapos na yan. Natatakan na siya. Nag-arrive, diba? Sa arrival ng immigration. Tapos na yan. Ang problema kasi, nagkaroon siya ng parang extended period na nandun pa rin yung obligation mo to make sure na siya ay makakauwi dun sa kanyang kinalalagyan, sa kanyang probinsya. Dahil i-quarantine siya, I think 2 weeks yata yan, di ba? Yung quarantine, yes. 10 days to 2 weeks. Dati. Yes. Ang kanilang argument ay natapos siya nung lumipad, pabalik na. Pero kasi when you talk of the law, you have to have, yung sinasabi kasi ng ating course, ng labor code, liberal interpretation. Will have a strict interpretation yan. Siyempre, sasabi mo, lumabas na, tapos na. Pero if you will look into the situation, saan pa niya nakuha yung COVID na yan? Pwedeng nakuha niya yan doon sa barko, pagbalik, pero dahil lumabas ka ng quarantine, ang presumption mo naman ngayon, ay nakuha mo yan habang naka-quarantine ka. So, yun yung magiging legal issue kung nag-full blast yung case na yan. Na yan ba ay work-connected kasi wala ka na sa barko and wala ka na doon sa quarantine period. So, yun yung, ako, ang position ko kasi. O, ano nangyari doon sa kaso mo? Position mo and yung result ng case? Nag-settle naman. Nabayaran yung family. Dahil nga, parang in-explain ko doon sa ano na eto yung scenario. Buti sana kung namatay siya, ilang days after pa yan, baka pwedeng, kunyari namatay siya mga 2 weeks after yan, baka pwede mo sabihin na nakuha niya yan nung pagbalik. Kasi, di ba, gestation kasi ng anis, mga 1 or 2 weeks, di ba, ng COVID. So, yun, pwede yan. Pero namatay sa 1 or 2 days lang, pagbalik ng ano, So, yun, nasettle siya. Doon sa nasettle siya, pasok ba siya doon sa, di ba may amount talaga para sa isang namatay na seafarer? Ang amount na binibigay ng kontrata ay $50,000 for the beneficiary plus $7,000 for each child below 21 not exceeding 4. So kung pinaba, 4 yung anak, 21 below, so may 28 siya. Pero kung 5, 7 yan, so 28 pa rin, yung isa, hindi na-qualified sa 7,000, pero pasok pa rin siya dun sa ano, dun sa 50,000. So, ibig sabihin, may 50,000 na, kung 4 ang anak, below 21, may 4 na tigsi $7,000 to, ha, na pinag-uusapan. Total of $78,000. Plus $1,000 for as burial expenses.
Wow, ang laki pala. $79,000. Yes, ang medyo madugulang kasi diyan usually kapag yung mahilig natin pinagkukwentuhan sa Banday OCW, yung pag maraming yung maraming pamilya. Ayun, yung ibang pamilya, hindi kasama doon. Doon lang sa kasi, nakadeklara. For the children. Kasi di ba, ang tawag natin doon, kung sino yung unang kinasal, siya yung winner. Kasi siyempre, ikaw may hawak ng marriage certificate. So ikaw yung ano talaga, ikaw yung wagi. Ako, parang term nga di ba, ni Shasha Padilla doon sa ako, yung mano ko, ako legal wife. Siyempre, kung ikaw legal wife, sa'yo yung ano, yung death benefits na yun. So, yun. Pero kung annulled na yung kasal na yun, doon sa second na yan. Sa second na, alright. Pero legit, or na-divorce siya. Ang kategory ng anak sa na-annulled ay legitimate pa rin yung mga yun. Yun yung maging issue kapag yung namatay ay before umalis. Kung, kung yun naman ay pag-uusapan, kung may kontrata or wala. Kasi, tandaan natin, ang kontrata na technically speaking, yung actual departure. Eh, nandun ka sa quarantine period before umalis eh. So, ang defense ng kabila, wala pang kontrata pag-usapan. Kasi, ano ka pa eh? Sa Pilipinas ka pa eh. At sinasabi naman namin, meron na yan. Kasi nga, di ba, once tinatakan ng POA yung kontrata niya, merong 60-day period na dapat makaalis. So merong legal obligation, meron ng legal ties na nabuo na kailangang i-honor kasi during that 60-day period, obligation ng company, i-deploy si seafarer. Si seafarer hindi pwedeng umalis. So meron na siyang ties. Pero din ding ruling kasi Supreme Court na yung isang seafarer na hindi nakaalis, ang sinabi ng Supreme Court, dahil yung pagpapa-intel, hindi mo siya pinaalis at nawala doon sa deployment list without any valid reason, you are liable for breach of contract. Kasi nga, binanggit doon na iba ang commencement doon sa iba sa perfection ng contract. Imperfection kasi once tinatakan na yan ng POA, tapos may pirman yung dalawa, perfected na yung contract yung nangyari doon. So, yun, kung namatay yan, during that period na hindi ka pa maalis, debatable pa rin siya ngayon. Actually, pending case yun. Ako, ang position ko, meron ng liability ang ano diyan yung company because doon sa yung sinasabi nating yung legal fiction na may legal obligation na and yung ruling ng Supreme Court doon sa case ng illegal dismissal na binayaran yung buong kontrata dahil nga meron ng perfected contract. So itong pangalawang situation, wala pang decided case diyan. Actually pareho namang wala pang decided case. Eh. Ah, ganun ba? Mm-hmm. Yung isa kasi is na-settle yung pagbalik. Ah, all right. Na-settle siya. So outside court yung settlement 'yon. Out of court settlement. Yung sinettlement talaga mag-asawa doon sa allotment. So parang gano'n, nag-usap kami. Oo, okay. Kasi ito namang isa, ang problema kasi, nagmamatigas yung principal, yung money. Hindi, ayaw. So, sabi ko. Kaya ang sabi ko, mas gusto ko sa nga talaga, nung umakyat yung dalawa ng sabay, parang talaga magkaroon ng decision, yung ganong situation na namatay before umalis, namatay pagbalik. For the lawyers, ang ganda niyang tingnan, how will the arbiters, the Court of Appeals, and the Supreme Court will decide on those things. Yung kung covered sila o hindi. Tsaka magiging madali na para sa mga susunod na kaso. Kasi nga, meron na kayo. Anong ang tawag nyo doon? Yung mga decided case? Jurisprudence, stare decisis. Jurisprudence, alright. Paalala, Attorney Guretio, sa ating mga kababayan na humaharap sa maraming mga problemang legal. Ang sabi yun, Supreme Court, the job of a seafarer is not a walk in the park. Maraming pa yung challenge na inaarap, physically, mentally, socially, economically. Pero nandito kami sa Bantay OCW. Sasabayan namin ho kayo sa inyong paglalayag at magigiting na marino. Ito po ulit si Attorney Dennis Guretio mula sa Sapalo Veles, Punang Bulilan Law Offices. Thank you very much, Attorney Dennis G. Ayan po ang ating usapang legal. Dito lamang sa Seafarers Hour, alamin ang inyong mga karapatan, alamin ang mga batas, lalo pa na ito po ay mga umiiral na mga batas para sa ating mga seafarer at kayong mga kapamilya. Dapat alam nyo rin ang mga yan. Magbabalik po ang inyong mga usapang legal with Attorney Dennis Guretio, ang junior partner ng SBWB Law Offices sa mga susunod pa nating mga episode. Mula po sa Bantay OCW Foundation, ito po ang inyong Seafarers Hour. Ako po si Susan K. Hatid sa inyo ng Inquirer.net, Inquirer Television at Radio Inquirer Online. Mahigit 24 na taon nang naglilingkod sa ating mga OFW at kanilang mga kamag-anak saan man sa mundo.
Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala at suporta sa Bantay OCW Foundation. Patuloy po tayong magtulong-tulong upang mas marami pa tayong matulungan.